Marahil ay nakapanood ka na ng mga palabas tungkol sa mga halaman na kumakain ng hayop o kung di naman kaya ay mga tao. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na mayroon ng mga halaman na kumakain ng mga hayop? Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang 10 halaman na kumakain ng hayop sa buong mundo na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Number 10. Tropical Pitcher Plant. Ang tropical pitcher plant ay isang carnivorous na halamang may pitcher na maaaring umabot sa isang talampakan ang taas. Ang malaking pitcher nito ay mainam para sa paghuli ng hindi lamang mga insekto, ngunit pati ang mga maliliit na butiki, amphibians at maging ang mga mammal. Ang mga napapahamak na hayop ay naaakit sa matamis na mabangong nectar ng halaman. At sa sandaling nahulog sila sa pitcher ng halaman, ang digestion o pagtunaw ay maaaring tumagal hanggang sa 2 buwan. Mayroong nasa 150 species ng genus Nepenthes na nakakalat sa silangang hemisphere na nagmula sa Madagascar, Timog Silangang Asya at Australia. Kilala rin ang halamang ito bilang monkey cup dahil ang mga pitcher ng ilan sa mga halaman na ito ay ginagamit bilang tasa ng mga unggoy para uminom. Number 9. Triphiophyllum. Ang Triphiophyllum ay isang species ng halaman na kilala bilang isang liana. At pagkatapos ng ilang mga araw, ito ay namumulaklak at naglalabas ng mahaba at malagkit na glandular na mga dahon na nakakaakit, kumukuha at nanghuhumaling ng mga insekto. Sa huli, ito ay nagiging isang baging na may mga baluktot na dahon na umakyat sa mga puno. At kung minsan, umaabot ito ng higit sa 100 talampakan ang haba. Kung ito man ay nakakatakot, wala ka namang kailangang ipag-alala dahil ang kakaibang halaman na ito ay matatagpuan lamang sa mga lugar ng tropical West Africa. Number 8. Roridula. Ang Roridula o flycatcher bush ay isang carnivorous na halamang endemic sa South African Cape Provinces. Mayroong 2 species lamang nito, ang Roridula gorgonias at Roridula dentata, at ang mga ito ang nag-iisang mga carnivorous bushes. Mayroon silang makahoy na tissue at mayroon itong natatanging malagkit na dagta. Ang Roridula ay kilala din dahil kaya nitong makahuli ng ibon, pero ang asasinbag gayunpaman ay tila mayroong isang natatanging abilidad dahil kaya nitong gumapang sa mahaba at manipis na mga galamay ng halaman at kinakain nito ang mga biktima na nakukuha ng Roridula. Kaugnay nito, ang mga patay naman ng biktima ay nahuhulog sa lupa at nagsisilbing isang pataba para sa halaman. Number 7. Rocinia reducta. Ang halamang ito ay hindi isang broccoli, pero ang Rocinia reducta ay isang uri ng bromeliad, ang parehong pamilya ng mga halaman na kinabibilangan ng mga pinya, Spanish mosses at iba pang succulents na may makapal na dahon. Ang halaman na ito ay tubo ng Southern Venezuela, Brazil, Colombia at Guyana. Ang Rocinia reducta ay mayroong mahaba at payat na mga features na sumasalamin sa ultraviolet light kung saan ang mga insekto ay naaakit at tulad ng karamihan sa iba pang mga halaman sa listahang ito, nagpapalabas din ito ng isang matamis na amoy na hindi kayang tanggihan ng average na insekto. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga botanist ay hindi sigurado kung ang Rocinia ay isang totoong carnivore hanggang sa natuklasan noong 2005 ang mga digestive enzymes na nasa copious bile nito. Number 6. Butterwort. Ang mga butterworts ay mayroong makikinang at mahabang dahon na kung saan ang mga dahong ito ay walang tangkay. Ang panloob na ibabaw ay natatakpan ng maliliit na glandula na kung hahawakan ay mayroong parang grasa na pakiramdam. Ang kanilang genus na pangalan na pinguicula ay nagmula sa salitang Latin na pinguis na nangangahulugang mataba. Ang halaman ay karaniwan may kulay na yellow-green. Hinuhuli ng butterworts ang kanilang biktima gamit ang paraan na tulad sa flypaper-like method kung saan ang mga maliliit na insekto ay nahuhuli sa mga dahon ng halaman na dahang-dahang binabalot ang hayop sa halos 2 oras. At pagkatapos ay magaganap ang digestion. Number 5. Portuguese sanju. Ang Portuguese sanju ay lumaki sa mga lupa na walang gaanong nutrisyon sa mga kahabaan ng baybayin ng Spain
Portugal at Morocco. Kaya, hindi mo ito masisisi kung bakit parte ng kanyang dieta ang mga insekto. Tulad ng maraming iba pang mga halaman na carnivorous na nasa listahan, ang Portuguese sanju ay nakakaakit ng mga insekto dahil sa matamis na aroma nito at nauhuli niya ang mga ito gamit ang isang malagkit na sangkap na tinatawag na mucilage na nasa mga dahon nito. Kapag nakuhuli ang halaman na ito, ay dahan-dahang tinutunaw ang mga insekto at sinisipsip ang mga nutrients ng mga ito upang mabuhay ng isa pang araw. Number 4. Venus Flytrap. Ang Venus Flytrap marahil ang pinakapaboritong carnivorous na halaman sa lahat. Ang halamang ito ay mayroong parang clamshell na hugis na may mga tusok sa palibot at ang mga ito ay biglang sumasara para makahuli ng insekto. Ang isang malusog na halamang Venus Flytrap ay maaaring magkaroon ng 3 hanggang 12 o higit pang mga traps at ang panloob na ibabaw ng bawat dahon ay puno ng mga microscopic digestive glands. Ang bawat dahon ng halaman ay karaniwang may 3 maliliit na pinong mga trigger hair na kapag nahawakan o nagalaw ng insekto ay biglang sasara ang mga dahon. Ang pinagmulan ng pangalang Venus Flytrap ay malabo. Ang Venus ay tumutukoy sa magagandang bulaklak nito na si Venus, ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Kilala rin ito sa mga araw ng kolonyal bilang TPT Widget, Meadow Clam, Aphrodite's Mousetrap at iba pang pangalan at ang lahat ng ito ay pahiwatig sa kakaibang katangian ng halaman. Number 3. Waterwheel Plant. Kung namangha ka sa mga kakayahan ng Venus Flytrap at iba pang halaman na nasa listahan, ay malamang pati na rin sa isang ito. Ang Aldrovanda vesiculosa na karaniwang kilala bilang waterwheel plant ay ang nag-iisang nalalabi ng species ng namumulaklak na genus na Aldrovanda. Hinuhuli ng halaman ang maliliit na aquatic invertebrates gamit ang mga traps na katulad ng Venus Flytrap. Ang waterwheel plant ay isa sa ilang mga species ng halaman na may mabilis na paggalaw at ang halamang ito ay mas maliit at karaniwang matatagpuan sa mga katubigan. Ang pagsasara ng bitag nito ay may bilis na 10 to 20 milliseconds, kaya ito ang isa sa halimbawa ng pinakamabilis na halamang gumagalaw. Number 2. Moccasin Plant. Ang moccasin plant ay orihinal na natuklasan sa timog kanlurang Australia. Ang halamang ito ay nakakaakit ng mga insekto gamit ang matamis na amoy nito at karamihan sa mga nabibiktima nito ay pumapasok sa pitcher ng halaman. Ang paborito ng halamang ito ay ang mga gumagapang na insekto kagaya ng langgam at iba pa. Ang mokasin na halaman ay mabagal lumaki at mayroon itong 2 klase ng dahon na kung saan ang normal na dahon nito ay lumalabas kapag winter season at ang dahon na pang-trap naman ay lumalabas kapag panahon ng summer. Number 1. Cobra Lily. Ang susunod sa listahan ay hindi isang ahas, kundi isang halaman na may pangalang Cobra Lily. Ang pangalan ng halamang ito ay nakuha sa ahas na cobra, dahil ang hugis nito ay tila isang cobra na parang malapit ng manuklaw. Ang Cobra Lily ay isang bihirang halaman na nabubuhay sa mga malamig na tubig ng Oregon at hilagang California. Ang halaman na ito ay talagang hindi kapanipaniwala, dahil bukod sa kakayahan nito na mangakit ng mga insekto gamit ang matamis na amoy, ay mayroon din itong mga see-through na peking lagusan sa mga picture nito. Kaya, kapag pumasok ang isang insekto, maaari itong mapagod sa kakahanap ng labasan at maaari silang matrap at hindi na makakalabas pa. At yun na nga ang 10 halaman na kumakain ng hayop sa buong mundo. Kung may iba ka pang alam na ibang uri ng halaman na kumakain ng hayop na hindi ko naisali sa video, ay maaari mo din itong share sa comment section. Kung isa ka rin sa mga may hilig sa ganitong uri ng impormasyon, ay bigyan ng like ang video na ito. At huwag mo na rin kakalimutan na i-share ito para mapanood din ng iba.